Ito na yata ang pinakamagandang panaginip para sa ilang mga batang babae. Ngunit para sa isang Pilipina na discovering Amanuya pala, ang hari ng Malaysia. Talaga namang nakakamangha at sa una ay hindi mo aakalain totoo pala. Inakala niya noon na gawa-gawa lamang ng kanyang ina ang naturang kwento upang hindi niya hanapin ang kanyang ama na noon ay hindi niya talaga nakilala. Kalaunan ay naniwala na siyang totoo pala na siya ay anak ng isang hari at siya ay isa talagang prinsesa. Ibinahagi ng isang half Finnish at half Malaysian princess na ito ang kanyang nakakamanghang kwento sa Human of New York para sa Quarantine Stories series nito. Ayon sa prinsesa, naalala niya ang araw na iyon na siya ay nasa kindergarten pa lamang. May event sa kanilang paaralan at kailangang umattend ng mga tatay ng mga bata. Ngunit hindi nakapunta ang kanyang ama. Nanirahan sila sa Estados Unidos makalipas ng ilang taon nila sa Pilipinas. Ngunit sa isang maliit na paupahan sa apartment lamang sila naninirahan, taliwas sa mga malalawak at magarbong mga palasyong tinitira ng mga prinsesa. Nang mag 14 years old siya, ay mayroong tumawag sa kanilang tahanan na kakaiba ang boses. Agad niya itong inabot sa kanyang ina. Sinabi naman ng kanyang ina na gusto siyang makilala ng kanyang ama. Nang makilala niya ang kanyang ama ay nasupresyo siya dahil sa isa pala siyang hari. Ang kanyang ama ay Sultan of Pahang, the King and the Hereditary Constitutional Head of Pahang, Malaysia. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi pinakasalan ng hari ang kanyang ina. Ngunit mas marami ang bumilib kung paano siya pinalaki ng kanyang ina. Talaga namang kapansin-pansin ang wagas na pagmamahal ng kanyang ina sa kanya. Kahit pa nga tumayo itong nag-iisa niyang magulang sa lumipas na mga taon.